Si Kushisake Onna ay isa sa mga sikat na urban legend sa Japan. Ito ay tungkol sa babae na pagkatapos mapatay ay muling bumalik sa mundo ng mga buhay para magiganti bilang isang masamang elemento o masamang espiritu. Kung interesado kayo sa mga ganitong topic, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe at i-click niyo na din ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong kwento. Huwag na natin itong patagalin pa at magkwentuhan na tayo. Noong unang panahon, ay meron isang babae sa bansa ng Japan na talaga namang napakaganda. Sa sobrang ganda niya ay hindi mabilang ang kanyang mga manliligaw. Ngunit sa lahat ng kanyang manliligaw ay pinili niya ang isang magaling at magiting na samurai. Kahit siya ay may asawa na, ay tuloy pa din ang panliligaw sa kanya ng mga manliligaw niya. Sa una ay hindi niya ito pinapansin dahil sa baka magalit ang kanyang asawa na samurai. Ngunit dumating ang panahon na ang asawa niyang samurai ay kailangan sa isang mahalagang gera at kinakailangan nito umalis ng pangmatagalan. Habang lumilipas ang panahon ay unti-unting nararamdaman ni Kushisake Onna ang pagkalungkot dahil sa paglayo ng kanyang asawa. At dahil din sa walang tigil na panunuyo ng kanyang mga manliligaw, ay siya ay tuluyan ng na-inlove sa isa sa kanyang manliligaw. Sa una ay naramdaman niya na mali ang kanyang ginagawang pagtataksil sa asawa niya. Kaya siya ay nakaramdam ng pagsisisi at binalak na hindi na ito uulitin pa. Ngunit ang kanyang asawa hindi nito makayanan umuwi at bisitahin man lang ang kanyang asawa. At dahil dito ay ito ay nagdulot ng sobrang pagkalungkot kay Kushisake Onna na di nagtagal ay nahulog na naman sa isa sa kanyang manliligaw. At ngayon ay wala ng konsensyang nararamdaman si Kushisake Onna at patuloy siyang pumapatol sa iba't ibang lalaki na mas mayaman at mas malakas ang impluwensya. Dumating ang panahon na may nabalitaan ang magiting na samurai na may isang sobrang gandang babae na pumapatol lamang sa mga malalakas at may impluwensyang tao. At dahil sa narinig niyang istorya, ay na-curious siya at gusto niyang makilala ang babae na ito. Malaman kung magkakagusto ito sa kanya kahit na alam niya sa sarili niya na siya ay kinasal na. Isang araw, ang magiting na samurai ay bumalik na sa kanilang baryo at napagdesisyonan na mag-celebrate muna at mag-inom ng alak kasama ang kanyang mga kaibigan hanggang maghating gabi. Habang sila ay patuloy na nagse-celebrate ay may isang kaibigan niya na tinanong siya kung naaalala niya pa ang babaeng sikat dahil sa kagandahan nito. At sumagot ang samurai nang naaalala niya pa ito. Habang sila ay patuloy na nag-uusap tungkol sa babae, ay nabanggit ng kanyang kausap na ang babaeng tinutukoy niya ay nakatira malapit sa kanilang pinagiinomang lugar. Ang samurai ay punong-puno ng kumpiyansa sa kanyang sarili dahil alam niya na siya ay magugustuhan ng babaeng ito. At pagkatapos nilang mag-usap ay napagdesisyonan nila napuntahan ang bahay ng babaeng ito. Dahil sa tagal ng samurai na hindi nakauwi sa kanilang baryo, ay madami nang nabago. May mga nawalang establishmento at may mga nadagdag din naman. Habang sila ay naglalakad papunta sa bahay, ay parang namumukha niya na paunti-unti ang lugar na kanyang nilalakaran. Ang kanyang baryo ay malaki na ang pinagbago, kaya baka sa kanyang muka ang pagkalito sa kanilang lugar. Habang sila ay patuloy na binabaybay ang daan, papunta sa nasabing babae, ay biglang tumigil ang kaibigan niya sa isang malaki at kulay pulang pinto at nagsabing nandito na tayo sa tapat ng bahay ng babae na sinasabi ko sa iyo. Ang samurai ay natahimik at namutla habang nagsasalita ang kanyang kaibigan. Ang kaibigan ng samurai ay nagtanong sa kanya kung bakit siya namumutla at tinanong niya din ito kung naduduwag na siyang harapin ang babaeng kanilang pinag-usapan. Habang patuloy niyang kinukutya ang samurai ay bigla na lang itong yumuko at sinabing, "Bahay ko to." At ang kanyang kaibigan ay natulala at tumakbo papalayo. Ang samurai ay pumasok sa kanyang bahay at dumiretso sa kwarto nilang mag-asawa. At dito ay nakita niya ang kanyang asawa na may kasamang lalaki sa kanilang kwarto. Sa mga oras na to ay nakita ni Kushisake Onna ang kanyang asawa sa may pinto ng kanilang kwarto. At siya ay nakaramdam ng biglang pagkatakot. At siya ay unti-unting namutla. Sa galit ng samurai at dahil na din sa galing nito sa pakikipaglaban, ay napatay niya agad ang lalaki at iniwan na lamang sa sahig. Lumapit ang samurai sa kanyang asawa at tinanong niya ito
na mga katagang, "Tingin mo ba napakaganda mo?" At ang magiting na samurai ay biglang sumugod at napunta sa likod ni Kushisake Onna at nilaslas nito ang kanyang bibig papunta sa kanyang tenga habang walang patil ang pagsigaw ni Kushisake Onna dahil sa sakit na nararamdaman niya hanggang sa siya ay mamatay. Ayon sa urban legend ng Kushisake Onna ay ito ay nabuhay para magiganti. Nasabi na siya daw ay nakabihis tulad ng bihis ng isang normal na babae sa Japan. Itinatago niya ang kanyang sugat sa pamamagitan ng pagsusuot ng face mask na normal na sinusuot sa Japan dahil sa ayaw nilang mahawa sa iba't ibang sakit. Si Kushisake Onna ay naglalakad-lakad lamang sa mga kalsada ng Japan at naghahanap ng kanyang biktima lalo na pagsapit ng dilim. Ang kanyang mga biktima ay tatanungin niya kung maganda ba ang tingin niya sa kanya. Kapag ikaw ay sumagot ng oo, ay unti-unti niyang tatanggalin ang kanyang face mask hanggang sa makita mo ang kanyang sugat sa bibig at muli kanyang tatanungin kung maganda pa rin ba ang tingin mo sa kanya. Pag ang biktima ay tumakbo at sumigaw, dahil sa takot ay paparusahan ito ni Kushisake Onna sa pamamagitan ng paghiwa ng mukha nito katulad ng hiwa ng kanyang mukha gamit ang malaking gunting hanggang sa mamatay ito dahil sa kawalan ng dugo sa katawan. Meron din naman nakapagsabi na kapag sumagot ka ng parehas oo sa dalawa nitong tanong ngunit baka sa mukha mo ang takot ay susundan ka nito sa inyong bahay at sasaksakin ka ng madaming beses hanggang sa ikaw ay tuluyang mamatay. At kapag sumagot ka naman ng oo sa dalawang tanong ng walang takot ay bibigyan ka ni Kushisake Onna ng kulay dugong diamante at ito ay aalis na lamang na parang walang nangyari. At ang huli ay kapag ikaw ay hindi nagpakita ng interes sa kanyang tanong ay hihingi ito sa iyo ng dispensa at aalis na lamang at hindi na muling gagambalain pa. Kaya tandaan mabuti na nakapag may babaeng naka-face mask na magtatanong sa iyo sa gitna ng madilim na kalsada ay sabihin lamang na wala kang oras at huwag nang lilingon pa sa likod. Alam kong nagustuhan nyo tong video na to, kaya mag-like, mag-subscribe at mag-iwan na din kayo ng komento kung meron kayong mga naisip na gustong kwento o topic. Hanggang sa muli, kita tayo sa susunod na kwento.